edad na 11, namatay si mama dahil sa sakit. Kinailangan kaming iwan ni tatay sa mga relatives dahil ang nature ng work niya ay sa construction. So, nadidestina siya sa iba't ibang lugar. Hindi naging madali para sa akin at sa mga kapatid ko yung lumaki na malayo sa kay tatay at lumaki na walang magulang. Dahil doon, naranasan ko yung iba't ibang klase ng emotional bullying at saka verbal abuse. During that time, hindi ko maipagtanggol yung sarili ko dahil pakiramdam ko kapag lumaban ako, may hindi magandang mangyayari sa aming magkakapatid. Dahil nga malayo si tatay, inisip ko na baka saktan nila kami. Ang pakiramdam ko noon, wala akong pwedeng pagkatiwalaan when it comes sa akin, sa mga kapatid ko. Dahil sino ba naman yung hindi masasaktan kapag naririnig mo na araw-araw sinasabi ng mga tao sa paligid mo na walang kwenta yung tatay mo, na wala kaming mararating. Sinasabi nila na dahil kay tatay kaya namatay si mama. So that lahat ng sakit, lahat ng pain, lahat ng agony, tinago ko siya sa puso ko. Ngayon po, servant na ako ng Feast Kalamba sa worship ministry. Nagsiserve din po ako sa prison ministry. And yung dating ayaw na ayaw kong attendan ng mga light groups, isa na din po ako sa nag-head ng light groups. Na-realize ko na I am one by perfect love. And ngayong na-enjoy ko na yung pagmamahal ni God sa akin, kailangan ko naman siyang ibahagi sa iba through service.